At ito na nga po ang part 2 ng ating terrace container garden update. Sa wakas, ito na nga po namunga na ang ating kamatis. Para sa akin, marami siyang bunga, considering na nasa container lang siya nakatanim. Ito po ay May 5 ko itinanim. At ito na siya ngayon after almost 2 months. Today is July 3. Anyway, ito pala ay pang third times ko nang pagtatanim ng kamatis. And so far, para sa akin, madali lang siyang itanim. Basta tandaan lang po natin na ang kamatis ay kailangang nasisikatan ng araw at least 6 to 8 hours a day. Kapag po nasa lilim ang kamatis, hindi siya masyadong namumunga. Ang pagdidilig ko dito ay once a day lang. Hindi kailangang laging basang-basa ang lupa. Ayaw ng kamatis ang masyadong basa at pwedeng mabulok ang kanilang ugat. At dito naman po tayo sa ating tanim na okra. Nagsimula na din silang mamulaklak. Ang okra po ay 50 to 65 days bago namumulaklak. Ito po ay itinanim ko ng May 5. Bali, 58 days na sila exactly today. At eto, malapit na tayong makakatikim ng bunga ng ating sariling tanim na okra. Ito naman po ang ating tanim na talong. Malalaki na din sila after 10 days simula ng ma-transplant. Napansin nyo ba itong isa mas maliit? Magkakasabay ko lang yan silang pinunla at tin-transplant. Pero mas malaki itong tatlo na nasa blue container. Ang lupang kinamit ko dito ay garden soil at vermicast. Ito namang sa blue container ay garden soil, cow manure at may mga grass clipping sa ilalim. Dinagdagan ko din ito ng cow manure, nabubulok na mga wood chips at chinap-chop na puno ng saging. Parang pinaka-abono niya. Tinry ko lang guys ha. Hindi po expert si Inday. Ito naman po ang aking container raised bed na tinatawag. Sirang durabox po namin ito. Kesa itapon, gawin nating taniman. Ang ilalim po nito ay mga medyo nabubulok ng mga kahoy at grass clippings. Saka namin nilagyan ng lupa. Ang ideyang ito ay nakuha ko sa Hugel Kultur. Pwede nyo pong isearch ang tungkol dito. Ang mga tanim ko po dito ay itong petchay, kamote tops at Chinese kangkong. Andito din ang aking overcrowded na bawang. Binutas ko ang ilalim nito bago ko inilubog para makasipsip ng sustansya ang kanyang mga ugat. Ito naman po ang aking latest na tanim na radish, inuod. Pero hahayaan ko na lang po muna sila dito dahil pinupuntahan sila ng ibon para tukain. Kakapanghinayang pero part po talaga ito ng pagtatanim and learning. Yung mga nauna ko naman pong tanim na radish ay hinarvest na namin with a very cute result. Pero nakakatuwa po talaga. Wow! So nice! Choy-choy! Cute! Church to experience. Yung mga nauna naman nating petchay, ito na lang ang natira.
Yung iba, hinarvest na namin lahat. Naging violet na kasi ang kulay ng kanilang puno at kapag ganun po, mapait na din ang lasa ng kanilang dahon. Yun lang po muna sa ngayon. Kung nagustuhan niyo po ang ating update, please don't forget to like and subscribe with bell para ma-notify po kayo sa ating mga susunod pang video. Thank you for watching!